dapat magmahal ang kubrakay para makakabawi naman sa mga gastusin kasi mahal ang mabilihin ngayon. So ayan, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. So pupunta po tayo ngayon sa Tubag, kung tawagin nila. At interviewin po natin si Manabibi at si Maria kung gaano po kahirap yung pagkukupra dito. Bali guys, dalawang bukid po yung aakyatin natin. Siguro yung layo nito mga 5 kilometers. Mga 45 minutes to 1 hour ang travel nito. Maglalakad lang. Kita naman maulan at basang-basa ang daan. At sa unahan, alam ko maputik doon. Kaya tayo na. Bali, ayan po. Nakikita naman po natin na malaki po yung ilog ngayon. At mahirap po tumawid ng ilog. Mapapasok po yung buta natin ng tubig. Kaya iba yung dadaanan natin ngayon. Ayan po, isa pong waterfalls dito sa May Badyang. Badyang Waterfalls. Burdagol. Ang tubig ngayon kasi mulang kagabi. Ibig sabihin, maganda yan dito. Eh. Yan o. Pwede na magpicture-picture. Lakas din ang hangin. Ang ganda talaga dito. Malayo pa tayo. Ito nyo naman. Kita nyo naman guys yung daan. Ang ganda ng daan. Sobrang madulas. Ito yung mga challenge ng mga mountain climbing, yung mga mahilig mag-hiking. Punto na kayo din sa summer, oh. Grabe. Layo pa tayo. Hindi pa tayo nakalahat eh. Pangalawang bundok pa lang to eh. Naglalaro po yung dalawa kong aso. Si Carlito tsaka si Burdagol. One eternity later. Sino pong dala nila? Patal na po si Manabibi. Dalawang mga nanay. Naghahakot ng binook. Nasa po ang asawa ninyo, Manabibi? Tinigbas. Tinigbas ang ulo utod. Bawas. Sa mga iyo pagkuhan bunot pamagtak. Bababa po sila guys dyan para po maghakot po ng mga nyug tsaka
nadalhin dito. Ganito po kahirap, guys. Mamaya po, ikikwento po ni Mana Bibi yung hirap po ng pinagdadaanan niya sa pagkukupra. Tingnan niyo po, guys, bangin po dito. Kung madulas ka dyan, sa baba ka pupulutin. Ba't po binubungkan niya yung ano? Daanan! Apakan dyan para hindi madulas! Ah, ganun po ba yan? Yan po, guys, kahirap. Pahakutin po muna yung mga buko. Dadalhin doon sa tambakan nila sa taas. Wala na nga, baralikon. Mahirap po ba magkupra, Mana Bibi? Magkano pa po yung kilo ng kupra ngayon? Ngadi. Kumain tayo ng snacker. Ano po ang tawag sa lugar na ito? Ito ang tinatawag na lugar ay Tubag. Tubag. Ano po ang ginagawa nyo dito? Naghahakot tayong binuok. Nagkukupra po kayo ngayon? Opo. Pwede po bang ikwento ninyo kung paano po ang magkupra? Yung proseso niya? Nananaka! Ano po yung pananaka? Inaakyat yung nyog. Tapos kinukuha yung mga magtigas na na... Pagkatapos po nun? Tapos yun. Hahakutin? Hahakutin nyo dyan sa ano nyo, sa pagluluunan nyo. Pagkatapos po, pag nahakot na po lahat ng mga nyog? Babalatan siya. Tapos? Tapos bibiakin. Pauso ka na ng apoy. Ilang araw po inaabot na yung pagkukupra po? Mga isang linggo pag marami. Magkano pa po yung kilo ng kupra ngayon? 20 siguro. Dati po, mga 40. Umabot dati yung 40 pesos. Mm. Bakit po kaya mura na yung kilo ng kupra? Ewan ko. May panawagan ba kayo para itaas yung kilo ng kupra? Dapat magmahal ang kupra kay para makakabawi naman sa mga gastusin kasi mahal ang mabilihin ngayon. Tama. Ngayon, 20 pesos na lang. 20, 19 na lang. 19. Tapos ang hirap pa ng ano. Bale, yung pagpapahurnal, magkano pa yung kilo nun? Magkano yung... 3. Eh, wala na akong kikitain nun. Kumaray. So, dapat talaga itaas yung presyo ng kupra. Maria kasi
Sir. Halakap tiyak! Di nalubak nakakalakat. Kuno ka ay, sir ka. No, ma'am, ay, sir, pagsag ka. Ada mo, katara ko to. Takas pa. No? Hello. Hello, Aisar. Bukod, bukod. Ano nagmaan, ha? Maan ka na, Igo. Ano? Ano naman ko sa ngayon, mabuti. Magpalagod ka, lukot.